Lugang Kalye sa Bagong Ilog, Pasig. Sa Lugang Kalye, mag-ingay! Yun, pangalawang laban ng gabi. Ako nga pala si Lemmy ng Poema. Shoutout sa Rap and Ralph, Chronic Inc. sa Tones. So, sa kaliwa ko, Ransom. Yo, shoutout sa Explicit, Green City, kay Tarmeji, kay Insan. Shoutout sa SDD, tsaka Patrick, DXB, Dubai. Yon. Sa kanan ko, mula pa sa Cramp Pinoy, Switch. 1740, Las Piñas, let's go. Yun, diyan daw sila magto-toss coin. Una na daw si Switch. Decision niya. Unang round para kay Switch. Lord! Patawarin mo ako sapagkat ako na naman ay magpapakasiner. Nung huli kong laban, kinuha mo ang aking pagiging lyrical killer. Nag-choke ako. Pero tapos na ako maging bitter. Kontrolado ko na to sa aking mga daliri. Papaikutin ko lang to na parang fidget spinner. Yung usapan namin ni Mike Swift, di na kailangan ng caption. Sabi ko, Mike, gusto ko na kagad bumawi na makatapat ko na ang champion. Akala nyo, negosasyong sindikato yung naganap na transaction. Kasi ngayong gabi, nakatanggap ako ng ransom. Ano, Lodi? Ano, Lodi? Ednis Oyat? Mukhang bogsa si Koya, dami pa poyat. Potsu na potsu, di pa nakatorjak. Pag di kita natansya, magkakapognad ka sa konyat. Wala naman talaga akong paki sa'yo bago pa mag-coin toss. Kasi ngayon, ako si Steve Kerr laban sa Cavs. I'm here to get my point crossed. Solido lahat ang ibabanat ko, wala akong plano on going soft. Mukhang di nagpakita yung chokero na Switch ngayon. I don't know what that boycott. Kaya siguraduhin mong lahat ng angle yung gagamitin mo, detalyado. Lahat ng mga gimmick mo, planado. Iba ko sa mga dati mong nakalaban, tarantado. Pinaalat na bangkay ni Arvin Jimenez kung gaano ko kasintado. Kasi kung yung inaasahan nandito ako para makipag-asaran, kamatay ng inaarap ko sa iyong kapalaran. Umili ka, bakbakan o saksakan. Pero nag-choke na ako last battle, huwag naman sakalan. Sangalan ng bayan sa kanan ng unang bigwas. Sa sobrang lakas yung buto mo sa loob ng piske na pigtas. Kanyang pangarap, pang-atrap, hindi naligtas. Sinusubukan niya magsalita pero wala na mabigkas. Mabuti na rin. Kasi mga sulat mo, pang bobo par. Hindi ka lang kalahating stupido. Double pa. At hindi ka matalino kahit ang ulo mo ay hugis oblong ha. Gago. Mukha kang cotton buds. speaking of cotton buds, ngayon bibinghin kita. Nakikinig kay Kendrick, di ba? Akin lang na sita, saktong-sakto sa atin ang linya niya. Look at my life and look at yours. Get some ambition while you bored. Dun pa lang ako na ay nakascore. Magalit sa sarili mo, hindi kay Lord. Kasi isa kang hypebeast na tukmol, fuckboy na ulol, hanggang ganyan ka na lang, malamang di ka pa tinutubuan ng bulbol. Predictable ka. Basang-basa ko na mga gagawin mo, magmamagaling to. Kung iniisip nyo, namamasamain ko, hindi. Kukulain pa ang mga pangkaraniwan mong bara para tibagin ang aking tindeg. Ano gagawin mo? Gagamitin yung last battle ko ng angle, tapos name flip. Kung paano nag-choke ako all three rounds, tapos yung mga tao na turn off K-switch. Gago, nung unang sunugan kaya, nag-aamo ko sa ilalim ng tulay na pagaslaw. Lumapit pa sa akin, nagre-reklamo yung mga organizer, ang wak daw. Wow! Walang utang na loob si tanga. Isang patunay na isip bata ka pa talaga. Nakikita ko na. Ikaw yung tipo na ihong mahilig mangupit sa nanay. Ikaw yung tipo na ihong walang respeto sa tatay. Ikaw yung tipo na ihong hindi nang ako ng kasalanan at mahilig pa mang damay. Wala ka bang ambition? Ang mission mo ba sa buhay pang dotang yung pang tuition? Mali yun! Kung ako sa'yo, gamitin mo na lang yung pera sa libog. Hindi, gagawag. Kasi, pare, pag ikaw ay nakadali, basag ang yung realidad. At alam kong sa yung edad, di mo pa kayang gampanan ng mga ganong responsibilidad. Nako, lalo pag Pasko. Ano ipapakain mo sa magiging anak mo? Hindi pwedeng bati-bati nang ng Feliz Navidad. Ang gusto ko lang naman sabihin sa'yo, ayusin mo ang yung buhay. Bata ka pa, at malayo-layo ka pa sa hukay. Ang totoong lalaki, hindi sa battle rap sumusukat ng husay. Paano ka makakapagdisiplina ng sarili mo, anak? Kung ngayon pa lang, di mo na kayang putulin ng sarili mo mga sungay. Mga gantong bagay na dapat ang iniisip mo. Di naman sa ikaw ay aking pinipilit, bro. Ang iyong pagiging binata, mabibitin ko kung ang buhay ng tunay na lalaki ay sisilipin mo. Alam kong first round pa lang at maaga pa para ikaw ay aking pangaralan. Pero sa mga susunod na round, mas marami ka pang malalaman. So, kinakausap niya si Lord. Yung pagsasabu, itigil mo. Sabi niya, wala pa daw akong bulbol. Eh, sumabit nga sa ngipin ng GF mo.
sakit mo na, putang ina. Gusto ko lang sana mag-practice. Kaya ako bumatil ulit. Yung tinapat sa akin ni Sir Mike Swift, mukha siyang kabayong puti. Harap o side view, kahit napakalayo mo. Seryoso gago, mukha kang kabayo tol. Siya si Switch, yung nag-choke last event. Sobrang weak, di ka dope, wak mo pre. Depensa ko'y matibay. Ano mang atake nito ay wala ng talab. Paano ka mananalo sa gaya kung emperador e sa Chucky pa nga lang nabasag ka na? Match na to, hindi competitive. Para sa akin ay bonus ka lang. Rhyming mo pang elementary, mas may flow pa sa'yo ang kanal. Isa kang hangal. Hindi ka na dapat ng laban. Mas mabuting sumurender na. Tang ina mo pa, taglish-taglish ka pa. Huwag ka rito, mag-call center ka. Kung umasta pa, kala mo talaga celebrity siya. Kala niya kasi malupit na siya porket kabisado niya kantang sirena ni Glock. Wak! Nung nalaman kong makakalabang kita, putya biglaan na lamang akong tinamad. Bukod sa antanga mo, puro ka pa salita. Pag tinalo kita, di ka na malulungkot kasi talunan ka naman talaga. Tapos bago bumatil, yung mga suot niya halos sinashoutout niya na lahat. Mula t-shirt, jacket, pantalon, kasama papatigap. Akala mo talaga sponsored siya, binayaran niya naman. Akala ko talaga nung una napakagaling mo. Banurin pala ang puta, di man lang ako na-inform. Pangalan, style, pati face mo, hindi ko trip. Ikaw ay useless, parang braces sa hindi sungke. Tangina, tinitignan pa lang kita, naiirita na ako. Para kang kausap na bida-bida na ayaw magpatalo. Napakalinaw, hindi kita kalibel dahil ikaw ay lame. Umuwi ka sa inyo, sabihin mo sa putang ina mo, Happy Mother's Day! Time! Oh. Unang round ko, pinakita ko na pagdating sa akin, hindi kaya ng bata makipagmamaan. Unang round mo, pinakita mo na hindi mo kaya maging malikhain, hanapin mo lang mas mabisang paraan. Pero talagang ganyan ka naman, abot kayang bulalo. Buto-butong utak sa baw na walang kalaman-laman. Ano ba naman yan? Mas marami ka pang laban sa akin pero hanggang dito pa lang inaabot. Hindi ka ba nababagot na lahat ng yung panalangin hindi pa nasasagot? Sa mga panalo, dapat ikaw na yung nag-aakot pero isa pa lang yung dadakot. Kahit sa Bisaya, hindi ko maintindihan ang sitwasyon mo. Dili ko kasabot. Ngayon, inaalin na ni Mike Swift sa akin ang iyong kapalaran. Nandito na ako para mga tulad mong sumasakop na espasyo yung mabawasan. Mabuti na rin na nagkatapat tayo sa panahon ng iyong kalakasan nang masabi mo rin na minsan sa kabuuan ng iyong karera mapatumban ang isang tunay na henyo ay iyong naranasan. Kasi mga ganito pagkakataon na hindi kadalasan, lalo na para sa mga tulad mo lang na masakto-sakto, yung mga tipo na pag pinapanood walang inaasahang marinig na malupit ang mga tao, yung mga tipo na tsamba pag nanalo pero hindi ka gulat-gulat pag natalo. Oo, ikaw yun, gago. Pati na rin yung mga karaang ko na mga estilo'y nakakaumay. Hindi ko nahihintay makita pa ang inyong mga totoong kulay. Panahon na para iwalay ang mga mapagpanggap sa tunay na parang nag-organize lang ng ukay. Hilaw ka pa kumpara sa akin na batak, kada linya ko sagad. Bawat banat na banat. Performance ko ay kaparis ng mural sa Magallanes, ganap na ganap. Performance mo, celebrity chismis, kalat na kalat. Tingin mo, killer ka sa palabas na to, si Getchong Palag. Ako'y squatting na gwaping sa patayin magaling Gerald Anderson sa On The Job. Kaya akong itsura lang pag-uusapan, kuha ko na kagad ang boto. Mas handsome pa kay Ransom, ako yung jackpot sa loto. Oo, di ako nang loloko. Parang apelido lang ni Smokey kung paano manaloto. Pero wala akong gagawin kapag yung girlfriend mo sa akin lumapit. Bakit? Kasi di ako pumapatol sa pangit. Oh, chill ka lang pre. Huwag kang mabagot. Tara, joyride palayo pataas kung saan din nila maabot. Din nila maabot kahit pangit ang gata at alam ng lahat na support. Ng lahat na support. Tanging hangin ng laman ng tiyan. Bakit di ka pa nautot? Di ka pa nautot. Tara, joyride palayo pataas kung saan din nila maabot. Sorry. Rest day pala yung title ng kanta niya ngayon sa mga di nakakaalam. Kapag nakita nyo sa YouTube, iwasan nyo na lang. Yung mga ganong basurang kanta, hindi na dapat sinesegue. Napakawalang kwenta mo magsulat, dapat sa'yo ilagay sa permanenteng rest day. Sa pangalan pa lang, ganyan ang mag-spell ngayon ng mga tao. Tinatanggal na yung patinig sa salita na parang gago. Hoy, RNSM, loser ka, pinaghandaan mo nga to. Binigyan ko ng bagong meaning yung pangalan niya kasi ready na siya matalo. Ayos ba yung name flip? Sige, meron pa ako. Isa ka lang namang rapper na support man, rumarampan na naman si Mayora. Mamaya, re-rebat na si Mokong, nag-iisip na ng pangontra. Rounds nito, sobrang mababaw. Nako, sobra pa sa sobra. Oh, konting katahimikan para kay tanga. Respetuhin nyo si Monta.
Monta nga ang katauhan. Kahit sumali ka pa sa secret society, hindi magiging cool to. Sa kultura ng hip-hop, isa kang malaking insulto. At dahil may SM ka sa iyong pangalan, magmamala Henry siya ako sa hood nyo. Pagkatapos ko siyang tapak-tapakan, gagawin kong molto. Kasi ganun na. Pangatlong beses ko na dito dumayo. Talo unang dalawang beses pero 3 times the charm. Grabe na ako kumayod. Dalawaan dapat tong laban natin. Kung natuloy yan, mapapahiya ang mga mukha nyo. Kung sumang-ayon sa plano, magkakaroon dito ng riot. Tatatak lahat ng atak ay sa kahit hindi ko ninanais. Dahil sa sobrang fire ng writtens ko, naguguwantes muna ako bago hawakan ng aking lapis. Itsura ng amboy pero swagger ng sanggano ang bumubuo sa mga skema. May halong disiplina ng magulang, karunungan na sakali pinagkunan ng tema. Sabi sa akin ng aking mama, umiwas ako sa HEPA. Kaya kung proben niya mga pakulumong pang tusok-tusok, sa akin hindi mabenta. Hindi ko kailangan ng rest back o backup para magmatapang. Mangyari na mangyari ang mensahe ko sa mga nakabang. Harap-harapan kahit saan, hanapin niyo ako. Address ko, block 2, lot 3. Ano ako, bobo? O ano, pre? Aminin mo na masakit mga banat ko, wag mo na i-deny. Kasi mukhang na out of balance ka para mga bank account sa BPI. Oh! Yung mga barang pinakawalan ko, gulpi ka na. Second round pa lang to, tanga, uwian na. Time. Second round pa lang daw to, uwian na. Eh kung trip mo na pala umuwi, umuwi ka na. Ayos na yun. Walang kwenta. Pakinggan nyo tong rebat ko. Tangina nung round mo, lahat kami inantok. Lahat ng nakakapanood sa'yo, nakakatulog. Kaya pala switch kasi nakaka-turn off. Sinabi mo, itaka kayo. Todo effort ka mag-rap, pero ni isa, walang natuwa. Kung masamang tao lang ako, kanina pa kita, tinadyakan sa muka. Oo, ako ay bagong salta, pero taglay ko ang karisma. Payat ang pangangatawan, pero bigatin mga linya. Puro pasabog ang likha, mga lines ko parang feelbox. Kaya siguradong pangkay ka na pagka-uwi mo ng Las Piñas. Gusto ko sanang lamunin yung champ. Ang kaso binigay sa akin Angels, napakalayo ng ating agwat kasi pantukel kanyang pen game. Ina-expect kong kalaban legit. Puta, nilaban sa akin si Switch. Para akong humanap ng pretty na chick tapos lumapit ng pangit na bitch. Son of a bitch, iho de puta, anak ka ng pokpok. Kasi hindi ka naman talaga rapper. Di ba dancer ka? Napanood ko sa YouTube, spaghetti pababa yung dance step niya. Huwag kayo, baka pag pinakitaan kayo niyan, bigla kayong mainganyo. Sa sobrang lupit niyan, kaya niyang mag-headspin sa malubak na espalto. Seryoso, dancer yan. Masipag pa nga mag-insayo tong iho di puta. Nasa basketball court kada umaga, minamanyak yung mga lolang nagzuzumba. Switch, sige na, isa lang. Bigyan mo kami ng sample. Sayaw-sayaw ka dyan para magmukhang tanga ka lalo. Kung ano-ano pinapasok mo, Switch, kaya ka mukhang tanga. Hindi ka na nga masyadong magaling sumayaw, puta, nag-rap ka pa. Dati, dancer ka. Tapos ngayon, rapper ka. Pucha, baka sa susunod, snatcher na! Akala mo, porkit Inglesero ka, mapapabilip mo kami. Eh di hamak na mas magaling pa mag-rap sa'yo si Willie Revillame. Dubi-dubi-dap. Pasalamat ka, imbis na itodo, mas pinili ko na lang na isakto. Baka kasi pag sinagad ko panlalait, wala ka nang mukhang maiharap sa tao. Hindi para sa'yo ang pagra-rap. Dapat ka nang mag-quit, dapat bumak-out ka na lang. Parang si Bagsik. Wala kang tsansa kahit magsulat ng maigi o ang pagkakabisa ay ayusin. Tandaan mo, Switch, kaya kitang patayin gamit isang daliri. Parang si Eugene. Kaya dapat mamaalam ka na dun sa bitch mong pasiba. Dahil mawawala ka na. Parang thankful na rin. Pangatlong round para kay Switch. Let's go. Yo! Papunta sa laban na to, linagay kong aking sarili sa pag-iisip ng praning. Kaya sinulatan kita ng marami na parang nang titrip lang lalasing. Makikipag-ungguyan ako sa'yo para lang kabila ng pinto marating. Kaya pwede nyo na ring sabihin ang naging Kiko Matching. Bugbugin ka sa mga bara sa punto na to, kaya ko pa rin. Pero ngayon, ang direksyon ng round na to gusto kong ibahin. Bismillah, Erakman, Erahim! Papatayin ko na tong lirikal na sakim! Di ba pre, isa kang Muslim? Pagdating sa relihiyon ng ibang tao, hindi nagbabagong aking paningin.
pantay-pantay pa rin. Rinerespeto ko ang bawat paniniwala ng lahat. Hindi ko gawaing mambastos lalo sa kulay ng balat. Yan ang naging pananaw ko sa buong buhay ko pagkat napagtanto ko ng pagmamahal sa kapwa, hindi pa rin sapat. Kaya kung rinerespeto mo ako, ganun lang din ako sa'yo. Give and take lang dapat sa buhay na to. Pero kung iniisip nyo na magbibigay ako ng respeto sa tulad ni Ran, para nyo na rin sinabi na ako isang timang. Tignan nyo naman, gumuguho ng kanyang haligi. Kitang-kita sa kanyang postura. Hindi ko re-respetuhin ang taong walang pagmamahal sa sarili, lalo na sa kanyang kultura. Pero sige, pagbibigyan kita ngayon. Radio Rahim ang mga kamay. Pag binangga ko ang dalawang to sa ulo mo, hindi mo maiisip na nagawa na kitang ilove at hate ng sabay. Ano mo nagagawang malin muna ang hip-hop bagong yung pagkatao? Muslim ka pre, dapat yun ay pinagmamalaki mo pa bro. Yung mga liriko nila Looney, Ron Henley at Tipsy D ang ginusto niyang tularin. Imbis na basahin yung mga bersong sinulat ng propeta nilang si Muhammad. Meron naman mga tao sa talaang kanan mo na pwede magsilbing huwaran mo. At sa edad mong yan, dapat yung mga tao ngayon ang tinutularan mo. Ano ba akala mo? Di ka pwede magpaka-urban sa turban? O ayaw mo lang maramdaman ang Ramadan? Halata naman. Kasi sa last battle mo kay Barry G, gusto mo makalaban si Lemmy? Puro taba na lang. Kaya assalamualaikum sa ating mga kapatid na ang pananampalataya ay hindi nayanig. Ngayon Ran, ilabas mo na ang iyong banig dahil magmumukha kang nagsasala habang sinusubsob ko yung mukha mo sa bahig. Sorry, sahig. Sahig yan. Yo, habang sinusubsob ko yung mukha mo sa sahig, kinaiya mo ba ang iyong origin? Di kita masisisi kasi akala kong pagiging Kristiyano ay boring din. Pero alam mo naman yung origin, di ba? Yun yung pinagmulan. Bitch please, pag sa English, ang tanga mo Ran! Sabi ko, pag sa English ang tanga, moron. Nalalabuan na ako sa'yo, dapat alam mo yan. Bukas na libro ang buhay mo, pero di ko maintindihan kahit i-recite Quran. Sa mga dinagets, pag-replay na lang. Pero, speaking of Quran, sabi sa 96 na yugto, mula una hanggang panglimang verso ng libro, magsalita, sapagkat ang Panginoon ay may pagbigay at siya ay nagturo sa paggamit ng pluma. Pero, ba't ganun? Kung mapagbigay ang Panginoon at nagturo siya sa paggamit ng pluma, ba't wala ka nakuha? Mapabattle rap o kanta, lahat ng sulat mo basura. Sana sa kamatayan, eh ikaw na ang mauna. Para lang si Ala, ilagyan ka ng bakuna at buhayin ka muli bilang pinakamagaling na rapper sa Laguna. Ransom, sino ba yan? Di ko kilala, di mo kilala, ganun talaga, wag mag-alala. Di naman, ito kawalan, wala din dito nakakaalam. Kung sino ba yan, halata namang karir mo ay pansamantala lang. Tumingin nga sa paligid mo. Sa pansamantalang estado, wag ka magpapaalipin bro. Oo, kung ano yung tinanim, eh aanihin mo. Pero, bago mo mahalin ang kulturang to, mahalin mo muna ang sarili mo. At ito, isang mensahe lang para sa inyo ng grupo mo. Kung huwag nyo na ipilit. Kung habol nyo lang dito, EXP sa future nyo, and L-I-C it. EXP, L-I-C it, sobrang linaw ng wordplay, napaka-explicit. Umpisa pa lang naman, alam ko na ang inyong motibo. Yung beats lang maganda sa mga kanta, ganun talaga pag DJ nyo solido. Gumawa ako ng mga setup na pasabog, handa ako magpakamatay para matalo ka par. Pagkatapos ng gear na to, maniniwala ka na God is great. Allahu Akbar! Yo, namumuno ng reliyon. Napakakupal talaga nito. O, Muslim ako, bukas may maute na sa inyo. Tangina nito. Dinidis ako ngayon pero kabisado mga kanta ko. Lupite no, fan ka ata. Nakakapikon yung mga pinagsasabi nito, nakaka-badtrip. Ganyan pag inaraw-araw pagra-rugby. Lahat ng mga kinukwento mo, halatang peke. Ang sarap mong kotonga ng dalawang beses. Tawag ng nanay niya sa akin, Bes. Naiinis na nga ako kasi gabi-gabi niya ako tinitext. Pagsilip ko ng Facebook ko, 300 aking noti. Lahat kasi ng pictures ko, pinusuan ng nanay netong noti. Nanay neto, putya, nag-send sa akin ng nudes. May asim pa daw kahit hanggang tuhod na yung boobs. Hindi siya masaya kasi yung tatay mo support. Ang sabi niya pa sa akin, isusubo niya raw to. Nung hip-hop fest sa Batangas, kumapit sa akin tong si Switch. Si Gago todo appear, tapos girlfriend niya lagkit makatingin. Halatang bihira makakita ng lalaki yung nag-opings. Malamang sawang-sawa na siya sa gaya mong dancer na praning. Ako, pangarap kong maging next na champion. Siya, pangarap maging member ng X Battalion. Nakapaloob sa yung DNA yung fear. Kaya anumang spit mo di ko feel. Malinaw na wala kang loyalty dahil sa unang sining mo ay nagtaksil. Hindi ka nila love.
ito na ang iyong last. Mas mabuti pa siguro manalangin ka sa God para ikaw ay santuhin. Kung gets nila yung reference, lahat sila mapapatim. Nung battle ko kay Barry G, nag-judge pa tong gagong to. Sabi niya puro daw ako fat jokes at iisa lamang gamit kong angulo. Imbis na paliwanag na lang niya kung bakit niya ako binoto, siniraan pa talaga ako. Ikaw nga nagmukhang tanga, nag-choke, nakakahiya naman pala sa'yo. Napanood mo yung video mo? Mukha kang tanga, no? Oo, nag-joke nung na matagal, parang malakas yung shit. Pahinto-hinto si tanga. Videong nagbabuffering. Mahina ka talaga. Wala nang debate. Yung laban mo kay Chucky ang patunay na wala kang sinabi. Kung tutusin, kahit hindi ka mag-choke, matatalo ka pa rin. Pagkat ako yung payat na kaya kang ilang paso sa sahig. Oo! Oo, payat ako, pero wag ka, maapil to, gago. Kung naging babae ka, malamang nilalandi mo na ako. Fuck. Tapos bago bumattle pa, tapos pag bumabattle pa, panay, let's go! Let's go! Switch, alam naman namin, hindi mo na kailangang ipangalanda kang abdoy ka. Let's go! Let's go ka lang, let's go! Tang, ina mo, saan ka ba papunta? Kulang ka pa sa experience, ikaw ay rapper na winless. Para kang naging isang hudyo na sumugod sa army ni Hitler. Switch, ano? Asan na yung mga kaibigan mo na dancer? Malamang wala sila sa tabi mo kasi hindi sila willing gumastos ng pamasahe para panuuring ka bumatel. Sa bagay, sino ba namang gustong makapanood ng inutil na rapper na walang lakas ng loob? Wala kang pupwedeng ipagmalaki. Mentalidad mo ay pantalunan. Bawat performance nito ay nakakabagot. At kung sakaling hindi mo alam, ikaw lang ang butaw sa lineup na to. At balita ko, nagdeklara na ng Marshall sa Marawi. Dapat sa Las Piñas na lang kasi tingnan nyo yung mga bobo doon dumadayo na dito sa Pasig. Alam mo kung anong dapat mong gawin? Kumuha ka ng kasado na barel, tutok sa sintido, tapos bigla mong kalabitin. Nakakasawa ka ng laitin. Dapat payuhan naman. Umuwi ka na sa Las Piñas, tapos doon ka na lang. O tayo magingay para sa battle na yun, no? Ang boto, 2-1. Para kay Ransom. Binoto ko si Switch, ako yun ang nag-iisang bumoto kay Switch kasi ba, napaka-constructive ng mga lines niya. Pero, bilip din ako kay Ransom kasi ang lakas niyang sumira ng depensa. Ayun lang, panoorin niyo na lang yung video. Pero, baksa yung Switch. Pero, saludo pa rin kay Ransom. Yo, Chuck, Dizzy Boy, Dizzy B-Boy, Trap Banger, Screen City, Mabin House Studio. Bale, nag-refer ako kay Ransom ayon sa The Battles kasi medyo nag-show ko si Tropang Switch. Kaya ang boto ko kay Ransom, masyadong mabilit yung binitaw nila ba nila. Malubit na laban. Sumugan. Yo, FC KND, Paundo, Green City Mabin. Binoto ko si Ransom kasi puro suntok yung ginawa niya. Tapos, yung kay ano naman, up kay, pangalan na yun? Pangalan up kay Switch pala. Up kay Switch kasi ang gaganda rin ng verse niya. Pero pinasa ko talaga sa suntok. Kaya kay Ransom.